Hello Air Signs, welcome to Like a Tarot. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin kung ano ang situation ng mga Air Signs. Ano ang dapat mong gawin sa kinakaharap mong sitwasyon? At ano naman ang huwag gawin sa sitwasyon ng mga Air Signs? Sa huli, kukuha ko ng 2 cards para sa advice. General at guide reading lamang po ito, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us ano ang sitwasyon ng mga air signs. Lahat ng cards na ito ay naka-upright. Kapag nag-reverse siya, yun na talaga yung card mo. I-interpret ko na sa iyo. 3 of Pentacles. Meron kang goal na gustong makamit. Ayan, 4 of Wands. Ito yon. Ibig sabihin, patungkol sa family, yung pagkakaroon ng stability at saka prosperity. Ayun, King of Cups. Itong person mo okay naman, mapagmahal. At saka loyal naman siya. Pero tama naman yung ginagawa mo, yung binabakuran mo. Yung pag-aari mo. At saka ipinapakita sa mga cards na 100% talagang gusto mong ma-achieve yung goal mo. Lalo na pagpatungkol sa relasyon sa inyong dalawa ng person mo. At saka pareho naman kayo ng person mo na nagpupursige sa relationship na ma-overcome yung mga challenges na nangyayari. At ipinapakita na anumang sitwasyon na kinakaharap mo ay ma-achieve mo. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Para sa mga nasa relationship na nagkakaroon ng issue or problema, ang advice ng mga cards na ito ay yung bang magkaroon kayo ng counselor, yung para may mag-aayos sa problema sa relasyon. Ang ilan kasi sa inyo hindi na kinakaya na kayong dalawa lang yung nagsosolve. At sa ilang single naman, ipinapakita na yung person na nagugustuhan mo ay napapansin ka na niya. Sa ilang single naman, magre-reunion kayo ng past person mo or biglaan na lang kayo magkikita. Meron kasing chapter sa buhay mo na magkukrus ang landas nyo. Yung past person mo, sa mga single na, ginagwardyahan mo man yung sarili mo, pero itong person na to, romantic. At saka iba na siya sa dati mong pagkakakilala. At saka sa ilang single, may potential person ka makikilala na matured. At saka, yung stable ang buhay niya. Loyal at mapagbigay. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, meron kayong happy family life, may stability, at saka maganda yung nagiging takbo ng relasyon nyo ng person mo. Nagkakaroon man ng challenge sa relasyon, gumagaan ito kasi meron kayong teamwork at saka continuous yung communication nyo ng person mo. At saka ang ilan sa inyo ipinapakita na magpaplano ng magpakasal. At saka ang ilan sa inyo, hindi lang naman yun ang ipinapakita. Kumbaga, may iba pang celebration. Angels and guides, please guide us. Ano ang advice ng mga mystical cards para sa mga air signs? Ang ilan sa inyo sa career, pinag-aaralan mo talaga para mag-improve yung skills mo o kaya maging qualified ka sa gusto mong applyan na trabaho. Being enough. The innermost heart says, you're enough. Nowhere to go, nothing to get, nothing to change. No need to grow. More deserving. You. Yes, you. You are love. Change. Don't scare yourself with the next 40 steps. All you need is that one next action. You can say to love, just show me the first step and change me into one who can take it. Ang ilan naman sa inyo sa career,
ang advice ng mga cards ay kailangan mapanatili ang teamwork at saka ma-maintain mo yung success. At sa mga wala naman trabaho, ipinapakita na tapos na yung paghihirap mo sa paghahanap dahil malapit mo nang makita yung trabaho na para sa iyo. Ang ilan sa inyo may older person na tutulong para makapagtrabaho ka? Ayan, nakatatlong cards na tayo para sa ano ang dapat gawin ng mga air sign sa sitwasyon. Four of Swords, Nine of Pentacles, Queen of Pentacles. Ipinapakita ng mga cards na ang ilang air signs ay bumabawi o gustong bumawi sa taon na ito kasi ang ilan sa inyo mukhang marami kang nagastos sa nakaraang buwan. At ang ilan naman gustong bumawi kasi naudlot o hindi natuloy yung mga plano mo sa nakaraang taon. At ang dapat mong gawin ay mag-relax. Huwag ka masyadong magpaka-focus sa goals mo. Gawin mo ito ng paunti-unti para hindi ka ma-stress. At saka ipinapakita ng mga cards na ma-achieve mo yung goal mo kasi sa pagiging matured at saka organized. At saka dalawang cards na rin kasi nagsasabi na may financial, stability, wealth, success at abundance. Kaya tuloy lang sa mga plano mo at saka alagaan mo din yung sarili mo para talagang successful ka. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, kung nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, kailangan nyo muna ng space para hindi magkaroon ng pressure or tension. At para pag dumating yung oras na kailangan nyo mag-reconnect, ay pareho na kayong malamig yung ulo. Kasi ipinapakita sa mga cards na marami pa kayong haharapin na stressful situation sa future. Kaya kailangan mapagtagumpayan nyo yung bawat issue na nangyayari sa relasyon. Sa mga single, mapaglaro ang kapalaran, ang tadhana. Kung kailan hindi ka naghahanap, tsaka naman may potential person na darating. Ang ilang single naman, nagiging mapili ka sa pagkakaroon ng relationship kasi gusto mo pareho mo na achiever. At saka ang ilan sa inyo, mas makakabuti sa mga single na kung magkakaroon ka ng karelasyon, kailangan yung mature na person. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, pareho kayo ng person mo ng goal sa buhay. At ipinapakita rin na ang ilan sa inyo, ang person mo ay supportive sa mga pangarap mo. Ipinapakita rin na ikaw at ang person mo, pareho kayong nagpupursige na para ang relasyon ay mag-work. Sa financial naman, ipinapakita, ay dalawang cards na to ayan, na magkakaroon din ng solusyon ang problema mo. Confidence. Divine confidence is completely different from the bravado of the ego. You make space for something larger to take hold. Please fill me with your confidence. Oh love, grant me courage I never knew I had. Health. Allow me, divine, to be tender and accepting of my body no matter what ailments I may have. May I always know it's doing the best that it can. Help me be a loving ally and friend to this sacred form. O diba connected yung mga cards mo? Sa financial, maganda yung pasok ng financial sa iyo. Ang kailangan mo na lang gawin ay yung tamang pagpaplano. At ang advice pa ng mga cards ay huwag mong sayangin yung magandang takbo ng financial mo. Ayan guys, nakatatlong cards na tayo para naman sa huwag mong gawin. The Tower,
Wheel of Fortune, Ace of Cups. Di ba nga nabanggit ko kanina na ang ilan sa inyo meron kayong mga challenges na darating sa buhay. At saka sa mga nauna mong cards ipinapakita na nagpupursige ka na maprotektahan yung iyo. Kahit mahirap man ang sinasabi ng mga cards, pero kailangan mo itong ipagpatuloy. At ang wag mong gawin ay yung magpatalo sa ibang person or sitwasyon na makakapagpasira sa mga plano mo. Pero syempre, may sitwasyon talaga sa buhay natin na mahihirapan tayong makontrol. At ang advice ng mga cards ay kailangan tanggapin yung mga pagbabagong mangyayari sa relationship man yan, sa career, or personal na buhay. At anumang hirap na pinagdaraanan mo, magbabago din ang kapalaran mo at merong achievement. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Ang advice para sa mga nasa relationship, kahit nagkakaroon ng problema ang ilan sa inyo, ay masosolusyonan. Meron pa rin positive change na mangyayari sa relasyon nyo. Kaya para makasurvive ang relasyon, kailangan ng communication. Sa ilang single, marami ka ng painful breakup na naranasan sa relationship at kumikilos ang universe para sa'yo para makamit mo yung love that deserve mo. Sa mga single, nakailang cards na eh. Para sa soulmate card, dito nga lang dalawa na eh. Kaya, ipinapakita ng mga cards na ito na mamimit mo na soon ang person na nakalaan para sa iyo. Sa mga nasa relationship, ikaw at ang person mo, kayo talaga yung tinadhana ng person mo. Pero syempre, bago nyo makamit or ma-realize na kayo pala yung nakatadhana sa isa't isa, maraming trials na darating sa buhay nyo. Ang trials, hadlang sa relasyon, yan kasi yung magiging paraan para mas lalong tumibay ang relasyon nyo ng person mo. Di ba ang ilan nga sa inyo nakipaghiwalay, magiging maganda rin yung takbo ng buhay mo. Pero dapat para mahanap mo or walang maging hadlang sa next relationship mo, tapusin mo yung issue sa inyo ng person mo. Kailangan may kasunduan. Striving. Eventually, the individual ego's drive to make things happen falls away, replaced with a relaxed, trusting openness to answer as they arise. Thank you, Divine, for letting me move with the flow. Self-sufficiency. The ultimate self-sufficiency is relying on God. It doesn't mean hiding in a cave and saying, I don't need people. Instead, it's saying, God is my source, and I am willing to receive all the help, love, and support that wants to come. Kukuha naman tayo guys ng dalawang cards para sa additional advice. Sa health, kung meron ka ng nararamdaman, huwag mo itong i-ignore. Kasi sign na yan na meron kang illness na dapat pagtuunan ng pansin. At saka ipinapakita rin sa mga cards na kailangan ng adjustment sa buhay mo para mabibigyan pansin mo yung kalusugan mo. At kung ang ilan naman sa inyo ay may health issue, ipinapakita na babalik din yung dati mong sigla, makaka-recover ka. Idagdag ko lang guys na ang ilan sa inyo na nasa relationship ay magkakaroon ng renewal. Kung magkakalimutan nyo na ng person mo yung nakaraan at magkakaroon ng harmony at contentment. Talagang additional cards na nga lang talaga ito. The High Priestess at Six of Swords. Itong mga cards na ito ay pinapaalalahanan ka na ang universe, bibigyan ka niya ng mga signs sa dreams mo at saka mga symbols.
yung mga angel number o kaya yung sitwasyon na umuulit. Kaya ang kailangan ay talasan mo yung pakiramdam mo at magtiwala ka. At kung may sitwasyon man na dumating sa buhay mo, ipinapakita ng mga cards na magiging kalma din ang lahat, magkakaroon ng healing at saka ma-overcome mo yung mga hardship na darating sa buhay mo. Kasi dito sa mga cards mo, ipinapakita na yung spirit guide mo, ginaguide ka niya, sinusuportahan ka niya sa journey na tinatahak mo sa buhay. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, kung nagkakaroon man ng problema sa relasyon, ipinapakita na magkakaroon na healing at saka open communication. Nakailang cards ka na na ganito yung sinasabi. At ang ilang single naman ay magkakaroon ka ng healthy relationship sa future kasi na-overcome mo na yung mga bad times na dumating sa buhay mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Alamin naman natin ang angel number mo. Three, three, three is an alignment of the mind, body, and soul. Affirm, life-changing miracles are on the way. Type yes if you believe. One, one, one. Thoughts create your reality.